Okay mga boss, magandang buhay sa inyong lahat. Ito po muli si Boss Vic at muli nagbabalik. Pasensya na kayo kung medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog. At hanggang ngayon naman, hindi pa rin talaga ako nagra-ride. Ang vlog natin ngayon ay i-reveal ko sa inyo kasi nag-restore ako ng aking SYM na jet. So naandito tayo ngayon sa Gatchalian Subdivision. Dito lang yan sa malapit sa Ibacom. Ito ay Tiong Kiao Street. Dito yan sa loob ng Gatchalian Subdivision. Wasteable naman, no? Baker's Call ang i-waste nyo dito. Dahil kung gusto nyo magpagawa dito ng motor, ito ay AJB Motor Shop, pagmamayari ni Boss Alan. Ayan, yan si Boss Alan at siya rin ang gumawa ng motor ko. So ito ay parang bahay lang, hindi pa niya na-arrange kaya medyo kalat-kalat pa. Pero lahat ng materials naman nandito na kailangan, lalo na sa 2-stroke, yung mga Dio, Jag, kung ano, basta mga 2-stroke lover. So ito, ay kita niya naman ito. Okay pa to, okay? Oh, break-in pa boss eh. Oh yan, break-in to. Saka ito yung tono niya, ito yung, ano pa, mas malakas sa dalawa. Ay, ito. Ito, mas malakas to, pero complete pairings yun. Kaya, itatop speed natin yung parehas sa C5 extension. Yan, kapag maayos na. Medyo si Boss Alan ni ano eh, ay na-arrange pa. Kaya, mas priority niya yung sarili niya to, pero mas priority niya yung mga nagpapagawa na pumaparito. Ito ay 2003 model na SimJet. Alpha pa ba to? Hindi. Hindi pa alpha. Hindi pa ito ang alpha. Ito yata ang alpha. Yan, ito yung alpha. Oh. Alright. Oh, ito yung kay Gilbert. May-ari niyan yung cameraman. Nasa likod ng camera. So, unang-una, ito muna pairings. Ipina-ceramic coating to kay Sanchez Auto Detailing and Ceramic Coating. Ayan, maraming salamat sa'yo. Tinulungan mo ako mapasariwa to. Original paint pa to ng 2003, pero yun nga, nung binap, hindi ko expected na ganito yung labas. Pansin ninyo mga boss, may nakalimutan lang kaming ipagawa. Ito yung ano, oh, ito yung naiwan. Pero to follow to, ipapagawa ko sa kanya to. Pansin ninyo yung layo ng diferensya, oh. Ito gloss, tapos ito naging mat na, diba? Reka boss Alan, ito naman pagdating sa pairings, ito pala yung ano, yung inner pairings. Tinanggal natin yung oxidation, yung plastic oxidation niya sa init. Talagang namumuti yung inner bearings. Tapos meron tayong secret sauce na coating dyan. Yun, ayun, yun ang secret mo. Secret. O yan mga boss, kahit mga Mio. Ayan o, kitang-kita nyo naman, parang bagong-bago. Ito o, naiwan to pero hook lang to. Ayan yung dati. Pero ikumpara nyo naman yung after na gawin o, diba? Ayan, bagong-bago. So ayun ang sekreto. Lahat ng pairings ng mga motor, halimbawa Mio, Skydrive, Aerox, na namumuti na, kayang-kaya mo. Kayang-kaya. Papagawa kayo, PM nyo siya. Sa Gilbert Day, ito ang kanyang Facebook page. At kung gusto nyong magpagawa ng inner pairings nyo, pakita ko sa inyo yung before and after nito. Ayan, kitang-kita nyo. Ayan yung dati, ang pangit-pangit. Pag kinuskus mo ng kuko, matatanggal na. So, ito na. Ito na ang before and after. So ayan mga boss, no, tatanungin na natin si Boss Alan. Dahil sabi ko, sige lang ako ng sige. Hindi ko alam kung anong ginagawa sa motor ko. Sabi ko, sige, papaltan ba yung ano? Sige, sige lang ako ng sige ang sagot eh. Yung mga naalala mo, isa-isahin mo kung anong ginawa mo dito sa motor ko. Unang-una, yung electrical nyo boss, yung reklamo nyo pati kayo nalulobat eh. Yun, ayun pala yung reklamo ko kaya dinala ko sa kanya. Ang una ipapagawa ko dapat sa kanya ay after 2 days kung hindi ginagamit, sisipan na uli ako kahit bago yung battery ko. Eh yung ginagamit nating battery yung Extreme 1 na Best Drive. Bagong-bago yun, wala pang 1 month. Pero after 2 days nalulobat. Nalulobat, binago ko yung wiring. So nag full wave ako. Naka full wave na dati kaya lang binago ko yung wiring. So ngayon hindi na siya nalulobat. Mi-start na, na-start na yung battery kahit luma. Tapos ni-refresh yung engine, palit tayo ng dalawang side bearing, connecting rod, yon. Nag-rebore ako, piston pin, bago piston, tapos yung gilid. Gilid? Gilid, transmission. Anong ginawa doon? Nag-pulley tayo, nag-racing pulley, nag-racing transmission tayo boss. Mas maganda yung rekta. Yon. Ibe-break in na lang.
Kaya yung malalaman pag na-break-in mo itong, parang maita-top speed mo rin ito, malalaman mo kung ano yung ano. Talang talaga. Yung carburetor natin, from yun, stock. From stock, nag-26 tayo, boss. Wow, 26. Tapos pala tayo ng manifold. Manifold. Pero gumagana pa rin yung auto-lube ng pump niya. Yun. Yun ang kagandahan nun. Hindi ako maghahalo. Asa nga pala mga boss, no, dun sa hindi pa nakaka-experience at hindi pa nakakaalam ng auto-lube na sinasabi niya. Meron kasi itong two-stroke, ayun yung tutti pump, ayun yung naglo-lubricate na direkta papunta dun sa makina. Letter Y kasi yung ano niyan, di ba? Yung cylinder cable niyan, letter Y yan, isa sa gasolina at saka isa sa tutti. Oo, yun. Ang kagandahan ito ni Boss Alan, kahit malaki na yung carburetor ko, nagawang pa niya ng paraan na naka-automatic na lubricant. Yung iba kasi, napapansin niyo sa mga yung tricycle dati, napansin niyo yung tricycle, pag nagpa-full tank sila, full tank, pero nagsasalin sila ng tutti. Depende na doon sa takip, mga limang takip, diba tinatantya na lang nila, at least 5% lang naman yung ratio yata. Ratio. Oo, oh, yung ratio. So, ayun, malaking bagay, no? Malaki na yung carburetor natin. Medyo maingin na siguro ang tunog dahil naka-mushroom, mushroom type. Mushroom. Oo. Ito mga boss, dinisign ko na lang to. Wala na kasi naka-mushroom type na yan doon sa ilalim. Boss Alan, ano pa ba yung nabago? Nilagyan ko siya ng quick throw. Ito. Big throttle. Para mahabol na yung laki ng carburetor kasi 26 na. Ayan. Pero yung kable, doon ako pinahirapan. Nagdalawang ganon. Nang yung isa, ginawaan ko ng kable, inimbentohan ko na lang para magamit yung auto-lube. Kasi usual talaga pag nag-carb ka, nag-manifold ka, halo na. Tapos nagbutas pa ako sa manifold para may pagdaanan ng langis. Wow, ayos. Oh, nakita ko yun. Nag-modified ako ng Boss Big para yung lubrication mo okay. Ito ay para voltmeter. Sa voltmeter. Para namomonitor niya yung battery. Inalis ko na, usual kasi sa jet o kahit sa anong scooter, pepreno ka muna bago mo i-start. Yung ginawa ko sa inyo, push parang big bike, diretso start na lang, wala nang. Pa kasi, 21 watts yung isa nung battery, so pag pinres mo, 42 watts, hirap na yung battery, lalo kung mahina na. Hirap nang pa-startin, gawa ng inaagaw na ng taillight mo yung battery. Ito na kayo, kahit mahina yung battery mo, may start. YTX 4L lang nga ito eh. Partida. Partida, YTX 4L. Ang liit. Wala man kasi dito recommended, boss. YTX 5L. 5L dapat. 5L dapat. Oh, yung sa akin, mas mababa. Mas mababa, mas maliit. Parang pang XRM lang, boss eh. Pero kasi naman ako, masyadong malaki. Hindi kasi dun sa suka. Sa lagayan, sa box. So, ay, gusto ko ano. Kaya, di ba, lehanap na lang tayo. Lang original size. Original size. Yun. Itong under fender, nilagyan namin para hindi nagpuputik yung makina. Ito mga boss, malaking bagay ito. Ang tawag dito dati, dila. Dila. Ito, eh. Oh, dila. Dila. Ayan, dila. Oh, pero so, talagang tawag dyan, rear under fender. Yan, salamat kay... Para sa big bike. Salamat kay Boss Alan. Kay Boss Big. Thank you dito. Thank you. So, meron pa pala tayong in-upgrade. Ito yung nagawa natin ng vlog. Ito yung resulta ng ating powder coat. Kasama yung mags. Ito, ang original color nito ay silver. Ayan, tingnan nyo doon sa kabila. Silver color to. Ngayon, ipina-powder coat na natin na kulay itim. Eh, medyo malikabok lang dahil tine-test drive pa namin paikot-ikot kung mag-o-overheat siya. Itong ating air scoop na to, malaking bagay ito kasi pagka tumatakbo na andun yung pan, nakakatulong tong paghigop kaya ang design yung papaganon. Dati itong pula na kulay ganito, ang ginamit natin dito, siyempre, yung ating Extreme One na spray paint, no? Magandang klase to. At siyempre, ngayon din lang natin nagamit itong bistire na to. Ngayon, bagong-bagong kabit din to, sabay-sabay na. Napansin ninyo, oh, may mga mulmul pa, wala pang gasgas. Ito, kita nyo, kintab talagang napapangiti ako. Ito kasi mga gasgas na maliliit to, eh ano lang to. May bata na, naglalaro mga bata na may kagagawa niya. Pero since 2012 ko to nabili, hindi pa talaga ako sinisimplang nito. At itong sticker na to ng BF na napakamahal. Alam niyo ba ang presyo nito? Ang presyo nito ay non-residence ng BF Homes International. Ito ay 1,050 pesos. Pero kapag residente ka sa BF, ay 150 pesos lang. Eh wala naman tayong bahay doon. Hindi naman tayo mayaman. Malaking bagay naman to. Passing through tayo. Ayan. So ikakabit na natin dahil bagong pintura. Ayan, didikit na yan, no? Habang tumatagal, no? Alright, ayos na, ayos!
na tayo ngayon sa stage na unang sakay natin after ng overhaul. Siyempre, hindi pa natin ito mairaratrat. 20 to 30 km per hour lang muna ang break-in period natin. Siguro, mga 1,000 km ang ating i-break-in bago natin i-birate. Kasi bago pa yung mga piston. Alright? O yun. One click na one click. So, swabe yung swabe, oh. Sarap pakinggan ng ano? Ng tunog. Oh, ha? Pa 30-30 lang tayo. 30-40. Alright? So, ayan mga boss. Dito ko natataposin ang vlog ko. Hello! Ayan, dito ko natataposin ang vlog ko. Maraming salamat, no? At nabuo ulit itong ating SYM na Singit 2003 model. Ito ay 19 years na, magto 20 years. Swabing swabe at sold na sold ang pagkakabili ko dito dati noon pa. Kaya inaalagaan ko na to. Iilan na lang kami sa Pilipinas meron nito, lalo na to sa akin to, sariwang sariwa. Kitang-kita niyo naman, no? At iba-vlog natin to, gagamitin natin ito sa mga ride kapag mga lower CC. Mag-i-invite tayo sa mga subscriber natin na lower CC ang gagamitin para makahalubilo naman natin ang ating mga subscriber, no? Kaya sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking YouTube at Facebook page, ayan, subscribe and follow na po kayo. Like and comment na rin po. Maraming salamat po. Ito po muli si Boss Vic, nagpapaalala ng ride safe always. God bless and thank you.